Umabot na sa mahigit 3,898,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Iti matapos madagdag ang 2,404 na bagong kaso, habang 39 ang nadagdag sa mga namatay. Sinabi ni Philippine College of Physicians past President Dr. Maricar Limpin na hindi pa napapanahon para magluwag sa paggamit ng face mask. Posible rin anyang makaapekto ang pagluluwag sa pagtuturok ng booster shot sa bansa. It gives also the impression to a lot of the Filipinos that there is really no need. You know, you should not be afraid of the COVID-19 virus anymore. And so paano na mangyayari dun sa booster campaign natin? So I think that will also weaken the entire campaign for the vaccination program. Aminado naman si DOHO ICU Sec. Maria Rosario Vergere na malabo nang maabot ang target na maturukan ng booster shot sa unang 100 araw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon, 23% o 18 milyon na ang naturukan ng booster shot na mababa sa target na 50% pagdating ng Oktubre. Looking at the slow uptake of booster shots right now, it is impossible for us to reach the 50% coverage by October. What I can say would be that our government is really intensifying our efforts for us to be able to improve the coverage for this booster shot. Iginiit naman ni Yusek Vergere na ligtas at epektibo ang bakunang may extended shelf life. Hindi rin anya magbibigay ang pamahalaan ng expired na bakuna sa publiko.